In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. In today's Gospel, Jesus calls his disciples the salt of the earth and the light of the world. By these images, Jesus points us in our dignity as well as our mission. Let us pray that we may be strengthened in our mission to be witnesses of Jesus, who is the light of the world. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries.
your family safe, O Lord, with unfailing care, that relying solely on the hope of heavenly grace, they may be defended always by your protection. To our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please all be seated. A reading from the book of the prophet Isaiah. Thus says the Lord, share your bread with the hungry, shelter the oppressed and the homeless, clothe the naked when you see them, and do not turn your back on your own. Then your light shall break forth like the dawn, and your wounds shall quickly be healed. Your vindication shall go before you, and the glory of the Lord shall be your rear guard. Then you shall call, and the Lord will answer. You shall cry for help, and he will say, here I am. If you remove from your midst oppression, false accusation, and malicious speech, if you bestow your bread on the hungry and satisfy the afflicted, then light shall rise for you in the darkness, and the gloom shall become for you like midday. The word of the Lord. Thanks be to God. Trusting in the Lord.
the letter of St. Paul to the Corinthians. When I came to you, brothers and sisters, proclaiming the mystery of God, I did not come with sublimity of words or of wisdom, for I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and Him crucified. I came to you in weakness and fear and much trembling, and my message and my proclamation were not with persuasive words of wisdom, but with a demonstration of spirit and power, so that your faith might rest not on human wisdom, but on the power of God. The word of the Lord. Thanks be to God. Please all stand. The Lord be with you. And with your spirit. The Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "You are the salt of the earth, but if salt loses its taste, with what can it be seasoned? It is no longer good for anything but to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A city set on a mountain cannot be hidden, nor do they light a lamp and then put it under a bushel basket. It is set on a lampstand where it gives light to all in the house. Just so your light must shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Heavenly Father." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Katatapos na meeting ng mga Catholic Bishops Conference of the Philippines noong Monday, ay nagbunga ng isang statement na nais na ipaiwati po ngayon sa araw na ito. Kung maalala po ninyo, noong
December 25, ay binasa ko sa inyo ang sulat pastoral ng kagalang-galang na obispo Benaventura M. Pamadico tungkol sa death penalty on the reimposition of the death penalty, that we are against the reimposition of the death penalty. At noong po bagong taon, ay binasa ko rin mo sa inyo ang lihim, ang liham na Catholic Bishops Conference of the Philippines tungkol po sa taon na ito, ang taon ng parokya. Pagsasama-sama ng mga komunidad. And then ito po ngayon, ang statement ng Catholic Bishops Conference of the Philippines tungkol sa EJK, Extrajudicial Hearing. Hayaan niyo po na basahin po sa ito bilang bahagi po ng ating pag-inilay tungkol po sa liwanag ng daigdig at ang asin ng lupa na ipinabahagi sa atin ngayon sa banal na kasulatan. Minamahal na bayan ng Diyos, labis kami na babahala kaming inyong mga obispo sa maraming namamatay at pinapatay sa pagsugpo sa pinagbabawal na gamot o droga. Totoong malaking problema ang droga. Dapat itong sugpuin at pagtagumpayan. Pero ang lunas ay wala sa pagpatay ng mga pinaghinalaang gumagamit o nagtutulak ng droga. Hindi lang kami nababahala sa mga pinatay. Nakakabahala ang kalagayan ng mga pamilya ng mga nasawi. Mas lalong pinahirapan ang buhay nila. Nakakabahala rin ang takot na naghahari sa maraming lugar ng mahihirap. Marami ang nasawi na hindi naman droga ang dahilan. Hindi na napananagot ang mga pumapaslang. Mas lalong nakababahala ang pagiging manhid ng marami sa ganitong katiwalaan ay tinuturing na lang na ito ay normal at ang masama pa ay iniisip ng marami na nararapat lang daw itong gawin. Nakikiisa kami sa layunin ng pagbabago na hinangad ng marami nating mga kababayan. Ngunit ang pagbabago ay dapat kabayan ng katotohanan at katarungan. May mga batayang araw ng aking pinaninindigan. Ang mga araw na ito ay nakaugat sa ating pagkatao, pagka-Pilipino at pagka-Kristiyano. Meron pong 7. Una, ang buhay ng bawat tao ay galing sa Diyos. Ito'y kanyang kaloob at siya lang ang makababawi nito. Kahit ang pamahalaan ay walang karapatan na kumitil ng buhay, sabrat siya ay katiwala lamang ng buhay at hindi ang may-ari nito. Pangalawa, hindi nawawala sa bawat tao ang pagkakataong magbago. Ito ay dahil maawain ng Diyos, katulad ng paulit-ulit na tinuturo ng ating Santo Papa Francisco. Natatapos lamang nating ipagdiwang ang taon ng Yubileo ng Awa at ang World Apostolic Congress on Mercy. Ang mga ito ay nagpapalalim sa ating kamalayan na ang Panginoong Jesucristo ay naghalay ng sariling buhay para sa mga makasalanan upang sila itubusin at bigyan ng kinabukasan. Pangatlo, ang pagsira ng sariling buhay
at ng buhay ng iba ay isang malaking kasalanan at nagdudulot ng kasamaan sa libunan. Ang paggamit ng droga ay tanda ng pagwawalang pahalaga sa sariling buhay at nagbibigay ng pangalim sa buhay ng iba. Dapat pagtulong-tulungan nating lahat na malutas ang problema sa droga at suportahan ang rehabilitasyon ng mga nalulong dito. Pangapat, ang bawat isa ay may karapatang ituring na walang sala hanggang mapatunayan na siya ay nagkasala. Ang lipunan ay may pamamaraan at proseso upang mahuli, mapatunayan ang kasalanan at maparusahan ang gumagawa ng krimen. Ang proseso nito ay dapat sundin, lalo na ng mga alagad ng batas. Panglima, ang anumang pagkilos na makasasama sa iba ay mabigat na kasalanan. Mabigat na kasalanan ang pagtutulak ng droga at mabigat ding kasalanan ang pagpapatay. Hindi maitutuwid ang isang masama sa paggawa ng isa pang kasamaan. Anumang mabuting layunin na hindi nagbibigay ng dahilan na gumamit ng masamang paraan. Mabuti ang paglutas sa drug problem, ngunit ang pagpatay upang ito ay matamo ay masama. Pangani, ang malalim na ugat ng problema ng droga at ng kriminalidad ay ang kahirapan ng nakararaming mga tao, ang pagkasira ng pamilya, at ang korupsyon sa lipunan. Ang nararapat na hakbang na dapat nating gawin ay subuhin ang kahirapan, lalo na ang pagbibigay ng permanenteng trabaho at sapat na sahod sa mga manggagawa. Palakasin at taguyod ang pagkakaisa at pagmamahalan ng mga mag-anak. Huwag payagan ang mga batas na lulusaw sa pagkakaisa ng mga pamilya. Dapat ding unahin ang pagtatama at pagtatanggal sa mga tiwaling pulis at korupsyon sa mga hukuman. Ang napakabagal na pagsulong ng mga kaso sa hukuman ay isang malaking dahilan ng paglaganap ng kriminalidad at kawawang kalagayan ng mga nasa kulungan. Kadalasan, ang mga mahihirap ang nagdurusa sa ganitong sistema. Nanawagan din kami sa mga nahalang na mga politiko na paglingkuran ang pangkahalatang kabutihan ng bayan at hindi ang sariling interes. Pangpito, ang pagsang-ayon sa pagsasawalang kibo sa kasamaan ay pakiting isa na rito. Kapag pinabayaan natin ang mga nalulong sa droga at nagtutulak nito, tayo ay bahagi na ng drug problem. Kapag sinangayunan o pinabayaan natin ang patuloy ng pagpatay sa mga itinuturing nalulong sa droga at mga nagtutulak nito, kasama na tayong mananagot sa pagpatay sa kanila. Tayo sa simbahan ay magpapatuloy na magsasalita laban sa kasamaan habang kinikilala at pinagsisisihan din natin ang ating mga pagkukulang. Gagawin natin ito kahit ito'y magdadala ng pag-uusig dahil tayo ay magkakapatid at may pananagutan sa bawat isa. Tutulong tayo sa mga nalulong sa droga upang sila ay magamot at makapagbagong buhay. Dadamayan at kakalingain natin ang mga naulila, ng mga napatay at ng mga biktima ng mga drug addicts.
pagtitibay natin ang mga gawain upang patatagin ang mga pamilya. Pagsusumikapan naming mga namumuno sa simbahan na isulong at ipagpatuloy pa ang mga programa na makatutulong sa pag-anat sa kalagayan ng mga mahirap tulad ng mga programang pangkabuhayan, edukasyon, at pangkalusukan. Higit sa lahat, isa sa buhay namin at nating lahat ang pagiging tunay na simbahan ng mga duka. Huwag sanang mamayanin sa atin ang takot at pagsasawalang tipo. Pairalin sana namin lang, hindi lang ang lakas ng loob, kundi ang lakas na dulot ng pananampalatayang Kristiyano. Nangako ang ating Panginoong Yesus, magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito. Ngunit ibayan ninyo ang inyong loob, mapagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Juan 16:33. Sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian? Pag-uusig? Pagkagutom? Kahirapan? Panganib? O kamatayan? Hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo'y magkatagumpay sa pamagitan niya. Sa pamagitan ni Kristo na nagmamahal sa atin. Roma 8:35-37. Oo nga, sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan sa Espiritong nasa mga makakasanlibutan. Unang sulat ni San Juan 4:4. Ngayon inaalala natin ang ika-isang daang taon ng pagkapakita ng mahal na Birheng Maria sa Fatima. Tumugon tayo sa kanyang panawagan ng panalangin, pagbabalik-loob, at penitensya para sa kapayapaan sa ating mga sambayanan at sa ating bayan na nakabalot sa dilim ng bisyo at kamatayan. Maria, Ina ng laging saklod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, Arzobispo Socrates B. Villegas Libby,